nakaraan sa Fantastic Kids! Natalo ni Daniel ang isang maligno, ngunit lumipat naman sa kanya ang kapangyarihan nito. Magdudusas si Daniel. Pero tatlong araw lang itatagal ng maligno sa katawan niya. Tinulungan ni Waldo ang grupo, ngunit ang nagpakilalang kaibigan may masama palang pakay. Kapag disusun na ako, pag na akong sa akin na isali ng kapangyarihan ng maligno. Ano? Naisip mo ba yung gagawin mong yan? Sa ngala ng pag-ibig, handang ialay ni Honey ang buhay niya para kay Daniel. Honey, mahal kita. Sana ako rin mahalin mo. Pero ano kaya ang gagawin ni Honey ngayong nagtapat na rin ng pag-ibig si Bogs? Ano na namang ingay yan, Agatha? Alam mo naman, marami pa akong gagawin sa bukid! Bogs, ba't parang ilig sa atin si Honey ngayon? Atoy, nagtapat na ako kay Honey. Ano? Ano sabi niya? Wala. Anong wala? Wala siyang sinabi. Naku, tol. Delikado yan. Alam, baka naguguluhan pa yan eh. O baka hindi pa rin yung nararamdaman niya, pero ayaw na lang saktan ng feelings mo. Oh! O baka may dumidigas sa kanyang iba at nakapila ka sa mga aplikante. Sa tingin mo, hindi ko naisip yun. Ato, yun ang gagawin ko. Alam mo, no choice ka na yun. Kailangan mo itodo yung panligaw mo kay Honey. Kasi kung hindi mo napanindigan ang sinabi mo, baka makawala pa sa'yo yan. At ikaw pa may gana magbigay ng advice. Ikaw yung loveless since birth eh. Ikaw mga si Tiwan, siya lang chika bebot mo eh. Sige, mang-asar ka pa. Huwag kang mangangawa sa akin pag nakawala sa'yo si Honey, ah. Ha? Mabang mo, ha? Honey. Bogs! Handa mo na yung mga susi mo. Tumawag si Tata Doming. May pupunta daw tayo. Saan tayo pupunta? Sa may pulang lupa raw. Atoy, Bogs, Honey. Ito si Celso. Oh, Celso, gusto ka na? Ito, pareho pa rin. Ikaw, hindi ka pa nagbabago, ah. Suot mo pa rin yung cellphone mo sa braso mo. Ah.
Dati kaming magkapitbahay ni Celso sa pulang lupa bago ito masira ng nung lindol. Hindi naman po bulag, Tata Domeng. Nakita naman ng inang lahat ng mga nangyaring kababalaghan bago kami lumikas. Eh, kaya nga po kami pumuntang Maynila para hanapin po kayo. Kasi ang alam ko, kayo po yung nakakaalam. Kayo po yung may kaalaman sa mga bagay-bagay na katulad na ipapakita ko sa inyo. Papakita? Eh, gabi-gabi kasi hindi ako makapag-concentrate sa pag-aaral ko. Gabi-gabi na lang, may narinig akong mga sigaw, umuungol, dyan, galing dyan sa bahay na yan. Eh, kaya yon sinubukan ko umusyoso habang walang tao. Bahay po kasi ni Mang Tibor. Anong nakita mo, Celso? Si Agatha, yung anak ni Mang Tibor. Nakita ko siya nakatali. Puro lata yung katawan. Baka naman tinatali ni Mang Tibor at nilalatayan siya. Dapat pumunta ka sa polis o sa DSWD, hindi sa amin. Hindi. Tama ba naman sa harap ng mga mata ko, bigla na lang lumalabas yung mga latay niya sa balat. Hindi ko alam, ha? Pero Tata Doming, hindi ko alam kung sinasapian siya. Pero naisip ko na bago lumapas to sa buong bayan at pagpiestahan, naisip ko na baka pwedeng humingi muna sa inyo ng opinion. Eh, nasan tong batang gusto mong ipakita sa amin? Dito sila para tulungan ka, Agatha. Huwag kayong lalapit! Baka kayo masaktan! Huwag niyo siyang tulungan. Sumusunod lang sa utos sa akin. Tata Doming, kung ayaw tayo palapitin na sumapi kay Agatha, paano natin siya matutulungan? Yung tugog galing sa sugat niya. Yung sa pulso niya. Sinasapian ng batang ito. Biktima siya ng isang mangkukulam. Pero hindi ito ordinaryong mangkukulam. Maligno rin ito. Kasi baliktad ang nakikita kong refleksyon sa mga mata ni Agatha. Anong ginagawa niyo sa mamamahay ko? Sino nagsabi sa inyo manghimasok kayo sa amin? Mang Tibor, hindi po namin nais maghimasok. Umiilang ng tulong sa amin si Celso dahil nag-aalala siya tungkol sa anak niyo. At alam na po namin kung paano siya tulungan. Biktima siya ng mangkukulam at ang kailangan na lang namin gawin ngayon ay hanapin ang mangkukulam na ito. Ayaw ninyo manghimasok pero yun ang ginagawa ninyo! Hindi ko po maintindihan. Ayaw niyo bang matigil ang paghihirap ng anak niyo? Kung sino man ang kumukulam sa kanya, baka alam niyang ito lang ang tanging paraan para maibsan ang tunay na paghihirap ng anak ko. Alam niya siguro ang kinamumuhian kong sarili kong anak. Dahil siya ang dahilan ng pagkamatay ng inang niya nung isinilang siya. Lagi kong sinisisi si Agatha sa nangyari. Pero hindi ko alam na ang pagkamuhi ko ay parang humantong sa ganito. Pa rin maintindihan? Oo nga't namatay ang nanay ni Agatha sa panganganak sa kanya. Pero kung ikaw ang ama,
Paano mo masisisi ang anak mo sa pagkamatay ng asawa mo? Paano natitiis na makitang naghihirap ang anak niya ng ganyan? Masayag ang damdamin ng isang ina. Gagawin niya kahit ano para sa kanyang anak, pero ang lalaki, mas tago ang puso. Hindi ibig sabihin na porke nagkaanak ang isang lalaki, ama na siya. Lalo hindi ibig sabihin no, na magiging mabuti siyang ama. Gaya ng ama ko. Wala akong maalala sa kanya. Daniel, Bogs, samahan niyo ako ha. Pagmasok ulo natin yung mangkukulam na yan. Honey, Atoy, Celso, manmanan niyo yung bahay. Bantayan niyo si Agatha. Kung maghihintay rin lang tayo dito, uwi muna ako. Papatimpla ako ng kape kay Inang para hindi tayo antukin. Paano kami nakakasiguro na hindi ikaw yung nagpapakulong kay Agatha? Hindi ba ikaw yung napipikon kay Agatha pag tumitingin siya sa'yo sa school? Baka naman sobrang pikon kung na... Kung ako ang nagpapakulam, ako pa ba lalapit sa inyo para humingi ng tulong? O, tama na nga yan. Sige na, Celso, umuwi ka na. Mahabang bantayan pa to eh. Sige po, mauna na po ako. Oh, Dogs, Daniel, pahinintay niya, tayo na. Hindi na pala nakilala ni Daniel yung tatay niya, no? Oo, pero huwag ka maawa dun. Minsan nga, nabanggit sa amin ni Tata Doming yung tungkol sa ama ni Daniel eh. Si Daniel nga mismo hindi nagsasalita tungkol dun eh. Kaya baka okay lang. Atoy, nung nasalinan si Daniel nung maliglong nagpapalipat-lipat ang katawan. Ba't mo inuangkat yun? Wala. Parang na kasing nag-iba yung asal sa akin ni Daniel eh. Iba? Paano iba? Yung mga nababasa mo ba sa Malignopedia, sinasabi ba doon kung naaalala ng biktima yung sinasabi sa kanya habang napoposes siya? Hindi na naaalala yung mga biktima yung mga sinasabi sa kanila kasi automatic sila na mamatay kapag yung maligno lumipat sa katawan nila. Hindi, pero iba yung kay Daniel, di ba? Nanatili sa katawan niya yung espiritu na at dun sa maligno. Baka kasi may naaalala si Daniel eh. Sa mga nangyari sa kanya, sa mga nasabi sa kanya. Bakit? Ani, may nasabi ka ba? Nene, alam ko naririnig mo ako. Hindi na namin alam kung paano ka tutulungan. Pero kailangan mong mabuhay. Kailangan mo labanan yung maligno dun sa katawan mo. Nene! Nene, mahal kita. Ani, Ani! Oh! Si Agatha! Ano? Ano? Saan? Ano? Nasaan? Ano? Tumili? Friends! Ay, ano ba? Ba't hindi naman ako iniwan? Kayo ah, parang ayaw niyo ako isama ah. Uy, paano ka pa nakapunta dito? Eh, syempre, tinex ako ni Bogs. Buti pa siya namimiss ako. Ito nga, itong hambahin ng makukulam. Madilim kasi takot siya sa ilaw. Kailangan malaman natin kung alin dito ang manika ni Agatha. Para manakaw natin. Ano ang ginagawa ninyo sa pula? Ilalapastangan niyo ang bahay ko, magsilayas kayo! Tingil kayo! Magtingil kayo! Saan ka ba? Ilayunin niyo sa akin!
kami. Daniela, huwag mong bibitiwan ang isa. Hindi kayang tiisin ang mga mangkukulam ang malalansang amoy. Namin ilalayo yan mangkukulam hanggat hindi mo binabawi ang kulam mo kay Agatha. Tama. Nakikita ko sa mata mo na nagdadalawang isip ka. Naguguluhan ka. Pinag-aagawa ng dalawang babae ang puso mo. At nagdadalawang isip ka. Oh, mas angkop siguro na sabihin nagdadalawang puso. Ano yung pambubola mo? Hindi ba't alagad ka rin ni Armana? Pare-pareho lang kayo sa amin. Bawiin mo ang kulam mo kay Agatha. Hindi ko mababawi yon. Sinusunod ko lang kung ano ang inuutos sa akin. Tanging ang nagpakulam lamang ang makakabawi ng kulam. Kung kayo, sabihin mo sa amin, sino ang nagpakulam kay Agatha? Hindi ko masasabi. Pero maaari kong ipakita sa inyo. Sa... Saan? Sa bar. Sa tubig na yan. Makikita ninyo ang mukha ng nagpakulam. Kailangan niyang makita ang sarili niya bilang bahagi ng ritual. Niloloko mo ba kami? Wala naman lumalabas eh. Hindi ko kayo niloloko. Kaya hindi lumalabas dyan ang mukha ng nagpakulam dahil hindi niya kilala ang kanyang sarili. Sa pakiwari niya, siya ay isang multo. Walang silbi sa mundo. Bahagi niya ng sagot sa katanungan ninyo. Sabihin mo sa amin kung sino ang nagpapakulam! Layo mo yan sa amin! Tama na! Tama na! Tama na. Hindi kayang tiisin ang mga mangkukulam ang sobrang sakiton. Ang malansang amoy. Isa kahinaan nila yan. Maaaring nagsasabi siya ng totoo. Bahay ko, tuturuan ko kayo ng leksyon. Kung ang nagpapakulam lang kay Agatha ang pwedeng bumawi ng kulam, paano natin matatanggal ang kulam kung hindi natin kilala ang nagpakulam? Isa lang naman suspect natin eh. Si Mang Tibor. Di ba hindi niya mapapatawad si Agatha sa pagkamatay ng misis niya? Hmm. Ay! Daniel! Annabelle! Anong ginagawa mo dito? Sinabihan ako ni Bogs kung nasa... kayo. Ikaw ha, iniiwasan mo ba ako? Hindi. Akala ko lang mas mabuting ano, doon ka lang kasi... Siyempre, delikado, di ba? Sweet mo naman, yung super concern sa akin. Ayoko na. Gusto ko nang mamatay. Pabayaan niyo na ako. Daniel, wag. Tata Doming, paano siya bababa? Mapapagod din yung kumukulam sa kanya. Ayaan niyo siya. Daniel, walang iya ka! Daniel, paano mo ito nagawa sa iyong sarili, anak? Masaya ka na ba? Masaya kang nakikita siya nag-iirat na ganito? Bawiin mo ang sumpa, bawiin mo ang kulam! Daniel, akala mo sa akin, nagkulang man ako sa anak ko. Hindi ko ipapakulam ang sarili ko, anak! Itawan mo ko! Daniel, wag! Tama na! Awat na! Gusto ko lang mamatay. Pabayaan niyo na ako.
Gusto ko na mamatay. Pabayaan niyo na ako. Annabelle, okay ka lang? Gusto ko na mamatay. Pabayaan niyo na ako. Baka naman po, Tata Doming, may ibang paraan para mapuksa natin yung mangkukulam na to. May sariling batas na sinusundan itong mga kampong ito ni Armana. At ito yung nagbibigay proteksyon sa kanila laban sa mga tagapaghawak. Mga alila lang sila. Ang tunay na demonyo sa pagkakataong ito ay ang puso nung kung sino man ang nagpakulam kay Agatha. Kung papatayin natin o pupuksain natin itong sikuring, lalo tayong mawawala ng pag-asa na mahuli ang may kagawa nito. Basta, baka may masasabi yung Maligdopedia para makatulong sa atin. Tata Doming, sigurado ba kayong hindi si Mang Tibor ang nagpakulam kay Agatha? Daniel, wala tayong sapat na katibayan laban sa kanya. At nais ko pa rin maniwala na kahit ano pa ang masasabi natin tungkol kay Tibor, hindi lahat ng ama na may pagkukulang sa anak masamang nilalang. Pili kayo. Kausapin natin si Mang Tibor. Hanapin natin. Annabelle, may problema ba? Ewan ko kung bakit. Sa lahat ng nakita ko, simula na makilala ko kayo, apektadong-apektado ako sa isang lumulutang na babae. Siguro, pareho kami. Pakiramdam namin, nag-iisa kami, pareho. Lumulutang na walang hihila sa'yo, pababa sa lupa. Lulutang na lang ang pataas, hanggang sa tuluyang kamawala. Yung totoo. Di mo ba narinig yung sinasabi niya? Gusto na niyang tapusin yung buhay niya. Gusto na niyang mamatay. Dahil hindi niya na matiis yung paghihirap niya eh. At ayokong maging ganun, Daniel. Ayokong mamatay na mag-isa. Di mangyayari. Nandito ako. Ayokong mamatay na hindi ko nasasabi yung nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita, Daniel. Hindi lang gusto. Mahal na mahal. Mahal mo ba ako, Daniel? Daniel! Daniel! Daniel, ang nangyayari yun!
na nararamdaman mo? Parang hinahati sa dalawang puso ko. Ah! Isa akong lalaking walang kwenta. Mapanlin lang. Hindi makagawa ng desisyon. Isa akong duwag. Layuan mo ako. Ano ba sinasabi mo? Ah! Neil! Tulungan niya ako si Agatha nakawala! Tata Domeng! Tuwagin mo siya. Tuwagin mo sila. Sundan niyo si Agatha. Agatha! Hindi! Hindi ako alis dito, Daniel! Hindi ako alis! Iwan mo na ako! Kailangan kang magmadali! Ah! Umayaw na ako! Daniel! Pero... Sige na! Honey, ba't ka lumayo? Baka mag-alala sa'yo si Tata Domeng. Nag-alala kay Agatha, no? Parte na rin siya ng iniisip ko. Parte? So, ibig sabihin nun may iba kang iniisip? Bogs. Kung yung iniisip mo tungkol sa sinabi ko sa'yo, ang gusto kong malaman mo na di mo dapat alalahanin yun. Hindi kita pipilitin. Salamat. Oh! Ano to? Baka dapat puntahan natin sila, Tata Domeng. Eh, malayo sila eh. Pero, punta muna tayo. Silipin natin, tapos anuman makita natin doon, balik tayo halata ito, Domeng, at sabihin natin sa kanila. Sinasabi ni Domeng. Lagi kitang sinisisi sa pagkamatay ng inang mo. Pero ngayong alam ko nang kumawala ka pa, ituloyan ang mawalang saysay ang buhay ko, anak. Sinungaling ka. Kahit kailan hindi mo ako minahal. Ako nagpakulap sa sarili ko dahil gusto ko nang mamatay. Pero wala akong lakas ng loob para gawin yun. Gusto ko nang mamatay. Agatha, wag! Bakit? Wala na akong karapatang mabuhay. Walang nagmamahal sa akin. Anak, hindi totoo yung sinasabi mo, Agatha. May karapatan ka pang mabuhay. Ang tatay mo. At ako. Ikaw? Tuwing nakikita mo ako, lagi ka nadidiri sa akin. Hindi totoo yan. Ayoko lang kasing malaman mo ang totoo. Agatha, hindi mo lang alam, sinusubaybayan kita. Sinusundan kita kahit saan ka magpunta. Kaya alam ko nangyayari sa'yo. Agatha, naging duwag lang talaga ako. Kaya hindi ko masabi yung nararamdaman ko para sa'yo.
Pero ngayon, Agatha, ayoko na maging duwag. Agatha, mahal kita. Huwag ka na magpakamatay. Magpakamatay ka na. Magpakamatay ka na. Anong nangyari? Hindi na yan uubra. Binawi na ni Agatha ang pagpapakulam niya. Sinisira mo ang plano ko. Di lang yan ang sisirain ko. Baka nakakalimutan mong hawak pa rin kita. Sandata! Bakit hindi ka na tinatablan? Bakit? Baka nga kala mo. Dahil sa natalo mo ako, matapang ka. Duwag ka pa rin. Dahil hindi mo maamin na ang totoong damdamin mo. Duwag ka! Duwag! Tapos na. Tayo na. Daniel! Oh. Okay ka lang ba? Oh, okay lang naman ako. Kanina nga pala, nakita ko kayo ni Bogs. Magkahawak ng kamay? Oo. Honey, kayo na ba ni Bogs? Mabait siya. Kayo, kamusta naman kayo ni Annabelle? Masaya ka ba sa kanya? Oo. Mabait din siya eh. Dapat siguro, seryosohin ko na rin siya. Gaya ng pagseseryoso ni Bog sa'yo. Buti naman. Palas tayong masaya. Nahihirapan pa siya kung sino sa dalawang pipiliin.